What's up sa inyong lahat? My name is AC De Castro. Yun oh. So yun nga guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? This is an exciting tech video guys to, dahil for today's video, we are going to unbox the Realme's newest smartphone na ilalabas dito sa Pilipinas, which is the Realme GT Master Edition. Ayan! Basically, this is like a special edition ng Realme GT lineup. It has a different built and design. May iba rin ng onti sa kanyang specifications. Pero some of the specs na meron sa Realme GT, malamang same din dito. Pero this time, mag-focus muna tayo sa kung anong meron si Master Edition. I-unbox natin siya and I will share to you my first initial impressions. So yeah guys, before we start, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, I'm doing lifestyle and tech related contents. And if you're into that, please do hit that subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next contents na gagawin ko. And also, you can follow my other social media accounts for more exclusive contents. And yeah, without further ado, let's get started. Okay, so yun na nga. Mag-unbox na tayo guys. Actually, sobrang unpredictable nito. Hindi ko alam na magkakaroon ng gantong Master Edition kineme, ganun. And yeah, bago natin tanggalin yung plastic niya, no, pansinin muna natin ang kanyang box. Ayan, Realme GT Master Edition. Nandito yung word na Realme. Ayan, alam ko ganito rin yung sa Realme GT eh. Same na same din. Nandito yung kanyang logo. And dito, naka-indicate na 5G capable itong smartphone na to. So dito, sa gilid, same lang din naman nakasulat. Realme GT Master Edition. Sa taas, sa baba, wala naman nakasulat. And dito sa likod, nandito yung kanyang key features. Unang-una, it has a Snapdragon 778G. 120Hz Super AMOLED display. 65W Super Dark Charge. And it also has a super slim and light Master Design. Ayan. Ang color na meron ako guys is the Daybreak Blue color. And ang storage na meron siya is the 8GB of RAM and the 256GB of storage. Grabe yung specs, no? Nakakaluna. And yeah, tara na. I-unbox na natin siya. Na-excite pa rin talaga ako, no? Every time na binubuksan ko to. Ayan, okay na yun. Sarap! Bagong-bago! Ito yung bubungad sa atin guys. Hey, welcome to Realme family. Nandito yung kanyang, ayan, mga paperworks. Bubungad na agad dito sa atin guys, no, is yung the unit itself na itabi muna natin, set aside muna natin. Kung mapansin nyo, no, ang laki masyado ng box. This year, 2021, ang pinaka-trend talaga sa mga smartphone boxes is panipisan eh, no, kasi tinatanggal nila yung mga charging brick, kineme. Pero eto eh, nire-retain pa rin nila yung charging brick kasi isa rin yung sa mga selling point nila eh. Which is ayun nga, no, the 65W quick charge na wall adapter. And yeah, wow! Ito ang kakaiba guys, no? Ayan, bumungad sa akin ito nga kakaibang case. Kasi based sa mga past tech review ko about sa Realme phones, eh kadalasan mga jelly case. Pero ito, this time sa Master Edition, it's like a silicone case na bluish gray. Ayan, ang ganda niya. Tapos nandito na guys yung kanyang 65W of super dark charging brick. And nandito sa baba yung kanyang Type-C cable and yung kanyang SIM ejector tool. Ayan, nandito na. Ayan, kakaiba yung design niya ngayon, no? Set aside na natin lahat. Pera lang dito sa mismong unit itself. Ito na po siya, guys. Di naman siya sobrang bigat, sakto lang. ASMR. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng Daybreak Blue. Wow. Talking about the color race naman na available din sa Master Edition, meron siyang dalawang available na colors, which is ito nga, the Daybreak Blue and the Voyager Gray. Feel ko yun talaga yung pinaka-solid. Yung Voyager Gray is designed by a well-known Japanese designer na si Naoto Fukasawa. And if I'm not mistaken. And parang siyang suitcase design. Alam niyo yung parang maleta. Ganyan yung design niya. Sobrang angkas lang kasi parang may umbok-umbok siya. Pero ang angkas din tignan nito guys, no? Kung mapapansin nyo. Ayan. Nag-iiba yung kulay niya every time na ginagalaw nyo siya. It's a mixture of blue, pink, peach, teal. Ganyan. Ang ganda ng kulay niya guys. Mapansin nyo nandito sa gilid yung kanyang Realme logo. Very subtle lang din. Kakaiba na rin ang kanyang camera layout. And medyo round ang kanyang overall build.
Madali lang siyang hawakan sa kamay. Nandito naman sa left side yung kanyang SIM slot and yung kanyang volume rocker. Dito naman sa right side, nandito yung kanyang power switch. And nandito sa baba yung kanyang speaker, USB Type-C, and the headphone jack na kinikip pa rin nila, which is what I like, no? Kasi para sa akin, even though na 2021 na, even though na meron din akong wireless earphones, iba pa rin talaga minsan, no? Kapag naka-wired earphones ka. And yeah. So yun na nga, i-start up na natin siya. So yun na nga guys, tapos ko na siyang i-set up. And habang sineset up ko siya, una ko talaga napansin yung sa screen. Sobrang linaw, sobrang vibrant, and sobrang smooth. Grabe! First time ko lang yata makakatry ng ganito. Based sa spec sheet, it has a 6.43-inch Super AMOLED display. Kaya sobrang vibrant niya, and kapag sa black, pitch black talaga siya. And it also has a 120Hz refresh rate. Ngayon na natry ko yung 120Hz na refresh rate. Grabe, sobrang smooth pala. Ganito na pala yung situation ngayon, no? Sa 2021 flagship na phone, sobrang smooth and sobrang responsive. Ayan o, grabe. Mararamdaman nyo lang naman yung bilis na meron siya once na natry nyo kasi siya eh. If you're still sticking to the 60Hz, feel ko hindi nyo pa naman mararamdaman yung bagal niyan. Pero yeah, grabe, sobrang smooth. Pag-usapan naman natin yung kanyang battery kasi panigurado yan if you have a 120Hz refresh rate, baka kumain yan ng malaki sa iyong battery. The Realme GT Master Edition has a 4,300 mAh of battery. And also guys, nawala rin kayong problema sa charging dahil with the 65 watts charging brick, kaya niya mag-charge from 0 to 100 in approximately 35 minutes. Ayun yung sabi based on the Realme Lab, pero itatry rin natin siya sa full review kung totoo bang approximately 35 minutes ang 0 to 100. And ayun nga guys, dumako naman tayo sa kanyang camera department. And kung mapansin nyo dito sa likod, it has a triple camera setup. It has a 64 megapixel wide, 8 megapixel ultra wide, and also a 2 megapixel for macro. And dito naman sa front camera guys, na hole punch pa rin, it has a 32 megapixel selfie camera. I-reserve ko naman sa full review yung kanyang camera and video test. Ayan. And also guys, na nakalimutan kong bagitin na meron din siyang optical and display fingerprint sensor, and meron din siyang face unlock. Aside that this phone is a 5G capable smartphone, it also has a Qualcomm Snapdragon 778G processor. And so yun na nga, that is it guys. Sobrang na-excite na ako sa full review kasi alam ko marami akong pwedeng gawin dito. Marami pa akong utang sa inyo guys, no? The full specifications, the camera test, the gaming test, no? Syempre yun nga, no? The 778G is not the best for this year 2021, pero it's still a great processor naman. Pero malalaman pa rin natin yan dito sa game test. And also yung price reveal kasi hindi ko pa talaga alam kung magkano to, and wala akong clue kung magkano talaga siya na hindi ko matansya. Let me know your thoughts about dito sa smartphone na to. Comment nyo lang dito sa baba. And yeah, that is it. Ayun lang muna for now. Gagamitin ko tong phone na to as my daily phone for about 1 to 2 weeks. Sasabihin ko yung thoughts and opinions ko sa full review na. And I hope na gusto nyo tong video na to, and kung nagustuhan nyo man, leave a like, leave a comment, share na rin sa mga katropa nyo, and don't forget to subscribe sa akin channel for more AC De Castro vlogs and tech videos. Abangan nyo yung full review and also the vlog test din kung makakagawa ako. And yeah, peace!